Vazzy, tingnan mo tong post ng boyfriend mo. Dali! Nag-hysterical na sabi sa akin ni Justin. Pero tawagin na lang natin siyang Ja. Nasa loob kami ng Alpas Milk Tea-han at umiinom ng milk tea. Ano ba yun? Bakit parang may masama naman yatang nangyari sa cuting husband ko? Ha? Takang tanong ko sa kanya, sabay tingin sa screen ng hawak nitong smartphone. Nainis ako sa nakita ko. Selos na may halong galit at pagtatampo sa boyfriend ko na si Rainer. May post kasi siyang picture na may kasamang babae. Sikat si Rainer sa school namin dahil school heartthrob siya. Isa siyang mala-adonis na lalaki at super talented na estudyante ng Kabog International School. Lahat ng mga kababaihan ay sobrang nai-inlove sa kanya. Ang kanyang mga mata ay maihahalin tulad sa mata ni Jimin ng BTS na talaga namang kinababaliwan ng mga babaeng matititigan nito. Ang kanyang labi ay katulad naman. Ang kanya namang labi ay kamukha ni Jungkook. At ang ilong ay katulad nung kay J-Hope. Ang hugis naman ng kanyang katawan ay kahugis naman ng katawan ni Jin. At kaya naman siya naging talented ay may maganda siyang boses na katulad ng kay Taeyong. Magaling din siyang mag-rap at maihahalin tulad ko naman ang kanyang skill sa pagra-rap kay Tsuga. Matalino rin siya katulad ni RM. Well, isa kasi akong ARMY. At inihahalin tulad ko lang si Raver sa mga miyembro ng BTS. At maswerte akong ako ang kanyang napiling gawing inspirasyon niya. Pero, at sino naman niyang babae na yan? Nakasimangot kong tanong kay Ja, sabay tingin sa kanya ng masama. Oh, ba't sa akin ka galit? Hindi naman ako yung boyfriend mo, ha? Kinakabahang tanong sa akin ni Ja dahil kilala niya ako magalit. Wala akong sinisino, basta kapag galit ako, lahat ng tao sa mundo ay kaaway ko. Eh ba't kasi kailangan mo pang ipakita sa akin yung post na yan? Pwede mo namang i-chat si Raver para burahin ang post niya dahil alam niyo namang mabilis ako magalit at magselos. Pabulyaw na sabi ko kay Ja. Aminado naman ako sa sarili ko na ganun talaga ako. Hindi naman ako plastic na tao. Ipinapakita ako sa lahat kung ano talagang ugali ang meron ako. Transparent kumbaga. Hindi ito ang unang beses na nag-post si Raver ng ganun. Dahil maraming mga babae ang nagnanais na magkaroon ng litrato kasama ang boyfriend ko. Ang nakakainis lang ay kung bakit kailangan niya pang i-post ito sa Facebook. Pakisabi sa kanya, pupuntahan ko siya sa kondo niya ngayon. Sabi ko kay Ja, sabay tayo sa upuan. Subalit, natigilan ako ng masulyapan ng aking mga mata ang babae na nakatayo sa labas ng pintuan. Nakatingin ito sa akin na tila may nais sabihin. Nakasuot siya ng isang mahabang purong puting bestida at kinusot ko ang aking mga mata dahil hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Kamukha ko siya. Kamukhang kamukha. Napakaganda niya. Sandali, kakambal ko ba siya? Wala naman akong kapatid na kakambal ko. Pero, sino kaya ito? Nakatitig lamang siya sa akin. Tila nagbabanta. Hoy, anong nangyari sa'yo dyan? Takang tanong ni Ja sa akin. Hala Ja, ang galing! Tingnan mo yung babae sa labas oh, kamuka! Naputo lang sasabihin ko kay Ja nang sa muling pagtingin ko sa labas ng pintuan ay hindi ko na natanaw pa ang babae. Ano yun? Tanong ni Ja, sabay tingin sa direksyon kung saan ako nakatingin. Ah, wala! Never mind! Seryoso? Baka naman guni-guni mo lang yun. Sabi ni Ja, matapos kong ikwento sa kanya ang babaeng kamukha ko na nasa labas ng Alpas Milk Tea-han, nasa gilid na kami ng kalsada ngayon at naglalakad. Naku, imposible! Ang tagal nga naming nagtitigan eh. Saka, parang may gusto siyang sabihin na hindi ko mawari. Parang nagpabanta.
o may gusto talaga siyang iparating sa akin? Sabi ko sa kanya. Naguguluhan ako dahil ramdam ko talagang may nais sabihin ang babaeng kamukha ko. Vazi, napahinto si Ja sa paglalakad at tila natatakot. Oh, ba't parang natatakot ka na yata ngayon? Takang tanong ko sa kanya. Vazi, naniniwala ka ba sa doppelganger? Baka doppelganger mo yun. Tanong ni Ja sa akin. Seryoso itong nakatingin sa akin. So, ano naman ngayon kung doppelganger ko yun? Nakataas ang kilay na tanong ko sa kanya. Ang galing no? Sabi ko ulit, sabay tawa na tila hindi makapaniwalang nakakita ako ng kamukha ko. Napatigil ako sa pagtawa nang mapansin kong tila seryoso si Ja na nakatingin sa akin. Huy! Ano ba yung tingin na yan? Kinakabahan ako sa'yo ah! Sabi ko kay Ja, sabay pitik sa kanyang noo. Dahilan para siya ay masaktan. Aray! Ano ka ba? Masakit ha? Daing niya. Napatawa naman ako sa kanya dahil hindi maipinta ang kanyang muka. Nakasimangot ito at hinihimas ang noo. Ngunit bigla siyang bumalik sa pagkaseryoso at hinawakan ako sa magkabilang braso ko. Seryoso siyang tumingin sa akin. Nahulog pa ang hawak niyang panyo. Buzzy, kung doppelganger mo yung nakita mo, isa lang ang ibig sabihin nun. Seryosong sabi nito, kinakabahan ako sa tono ng kanyang pananalita. Talagang seryoso ito. Bakit naman? Tanong ko sa kanya. Sabi sa akin noon ni Lola, kapag nakita mo raw ang taong kawangis mo, subalit magkaiba kayo ng dugong nananalaytay sa inyo, ay maaaring may mamamatay. Ikaw o ang taong yun? Kailangang may mamatay sa inyo. Hindi ko alam pero sa tingin ko, isa iyong balansi ng buhay. Parang binabalansi ng mundo ang tao. Seryosong sabi niya na siya namang dahilan para humagalpak ako sa tawa. Seryoso ako, Vazi. Sabi niya, sabay bitaw sa akin. Ano ka ba? Hello? Nasa new generation na tayo? Huwag ka na magpapaniwala sa mga ganyan. Hindi yun totoo. Sa dami naman talaga ng tao sa mundo, hindi talaga maiwasang may magkakamukha. Sabi ko sa kanya habang tumatawa. Pero sa kaibutura ng puso ko, ay talagang kinakabahan ako sa mga sinabi niya. Hay naku, Vazi, bahala ka. Kung ayaw mong maniwala, basta ako, sinabihan na kita. Sabi niya, sabay ko upang kunin ang nalaglag niyang panyo. At laking gulat ko nang muli ko na namang nakita ang babaeng iyon na nakatayo sa kabilang bahagi ng kalsada. Ang babaeng kahawig ko, nakatingin siya sa akin na tila may nais talagang sabihin. Subalit, bigla siyang naglaho nang muling tumayo si Ja. Napansin niya akong nakatitig sa pwesto ng babaeng kahawig ko na biglang naglaho. Ano yun? Tanong niya sa akin. Bakit? Parang nakakita ka ng multo. Tanong niya. Wala. Never mind. May naalala lang ako. Pagsisinungaling ko sa kanya. Tara na! Aya ako sa kanya at naglakad na kami. Muli kong nilingon at tiningnan ang kabilang bahagi ng kalsada. Nakita ko ulit siya. Sa pagkakataong iyon ay sumisenyas na siya sa akin. Ginalaw niya ang kanyang kamay na tila sinasabing dumiretso na kami sa paglalakad. Nagtataka ako sa kinikilos niya. Itinuturo niya ang direksyon ng aming nilalakaran. Tila may masamang mangyayari sa kanyang kinikilos. Saglit siyang tumingin sa kanyang likuran na tila may pumapasok sa kanyang isipan. Nang muli siyang tumingin sa akin ay muli siyang bumalik sa ginagawa niya. Pinipilit niya kaming dumiretso na at itinuturo ang direksyon ng aming pupuntahan. Vazi! Tawag sa akin ni Ja. Subalit,
hindi ko yun pinansin dahil nakapokus ako sa babaeng pilit na sumisenyas na dumiretso na kami sa paglalakad. Nabasa ko sa kanyang mata ang tanda ng pagkatalo, takot at panghihinayang. Hindi ko maintindihan. Vazi! Tawag ulit ni Ja. Sa pagkakataong iyon, tiningnan ko na siya at bala ko nang ituro ang babaeng kahawig ko. Subalit, naunahan niya ako sa gusto niyang sabihin sa akin. Vazi, ayun si Raver. Malungkot at kinakabahang sabi ni Ja, sabay turo sa kabilang bahagi ng kalsada. Bago ko tingnan ang itinuturo ni Ja, ay napadako ang tingin ko sa babaeng kahawig ko. Umiiyak na siya. Tila isa siyang taong nawala ng pag-asa. Sumenya siya sa akin ng huwag gamit ang kanyang dalawang kamay. Subalit nakita ko si Raver, hindi kalayuan sa kanya. Tumingin din ang babaeng kahawig ko sa direksyon ni Raver. May kasama itong babae. Nakayakap ito sa kanya habang sila ay naglalakad. Mukhang masayang masaya ang dalawa. Yun yung babaeng kasama niya sa litrato na ipinost niya sa Facebook. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pinanghihinaan ako ng tuhod. Gusto kong umiyak at sumugod sa dalawa. Gusto ko silang pagsasampalin. Tumulo ang luha ko. Hindi ko napansin ang pagmamakaawa ng babaeng kahawig ko. Dahil nakapokus ako sa boyfriend ko at sa kasama nito. Si Ja ay hindi ko na rin maintindihan. May mga sinasabi siya pero bigla na lamang humakbang ang mga paa ko papunta sa kabilang bahagi ng kalsada. Nasa gitna na ako ng kalsada nang makita ko ang babaeng kahawig ko na umiiyak na nakatingin sa akin. Nabasa ko ang mga mata nito. Pagkatalo, kasabay nun ay ang pagngiti niya. Tila nagpapasalamat at may kasamang pagpapaalam. Kasabay nun ay ang malakas na sigaw ni Ja at Raver na nakatingin na rin sa pwestong kinatatayuan ko. Tuluyang nagdilim ang aking paningin matapos akong mabangga ng isang bus na mabilis na tumatakbo sa gitna ng kalsada. Isang araw lamang ang binigay na palugit sa akin ni Kamatayan upang iligtas ang buhay ko sa kapahamakan. Binigyan niya ako ng pagkakataong pumasok sa salamin ng alaala upang balaan ang aking sarili. Sinabi niya sa akin na bawal akong makipag-usap ng personal at bawal akong magsalita sa aking sarili. Ang kailangan ko lang gawin ay pigilan siya sa ibang paraan na maaari kong gawin. Pagkapasok ko muli sa mundo ng alaala ay pinuntahan ko kaagad ang lugar kung saan ako naroon. Tanging ang sarili ko lamang ang makakakita sa akin. Subalit ito ay panandalian lamang. Ang pagpasok mo sa mundo ng alaala ay may malaking halagang kapalit. Kung sakaling maliligtas mo ang iyong sarili ay muli kang makakabalik sa katawan nito at aalisin ang kaluluwang naroon. Subalit kung bigo ka man na iligtas ito, ang iyong kaluluwa ay masusunog ng walang hanggan sa dagat-dagat ang apoy. Naalala kong wika ni Kamatayan sa akin. Nais ko pang mabuhay. Nagpakita ako sa kanya sa labas ng milk tihan kung saan ako naroon. Pilit kong sinasabi sa pamamagitan ng isip ko na may masamang mangyayari sa kanya. Subalit mukhang bigo ako dahil tuwang-tuwa lamang siya na nakikita ako habang may sinasabi siya kay Ja. Kaya pumunta agad ako sa lugar kung saan magaganap ang insidente. Doon ako mag-aabang nang makarating sila. Ginawa ko ang aking makakaya. Pilit ko siyang sinasabihan na dumiretso na sa pag-uwi, subalit tila hindi niya ako maintindihan. Naalala kong ganun din ang reaksyon ko nung mga oras na yun. Tiningnan ko ang aking likuran. Nakita ko ang batang nasa edad 3 nung mga oras na iyon. Isa siyang batang may dalang baril-barilan at nakatitig sa akin. Nakatutok ang baril nito sa akin. Subalit ngayon,
Mukha ni Kamatayan ang nakikita ko sa bata. Muli kong tiningnan ang aking sarili at pilit na pinapaalis. Subalit, tila siya isang bingi na nakatitig lamang sa akin. Naramdaman ko ang presensya ni Raver. Napaiyak na ako nang makita kong tinuro ni Jia ang direksyon kung saan naroon si Raver kasama ang babae niya. Pilit kong pinapatigil ang aking sarili, subalit tila wala na siyang pakialam. Ramdam ko na ang sakit na nararamdaman niya. Pilit kong sinisigaw sa isip ko na huwag na siyang tumawid. Nakita ko na ang bus. Malapit na. Nasa gitna ng kalsada ang aking sarili. Bigo na ako. Kailangan ko nang tanggapin ang aking kapalaran. Ngumiti ako sa aking sarili at nagwika ng pasasalamat sa aking isipan bago siya tuluyang mabangga ng bus. Kitang-kita ko nang tumilapo ng katawan ko sa kalsada. Tumayo ang kakambal ng aking kaluluwa. Kasabay nun ay narinig ko ang tinig ni Kamatayan. Kailangang balansehin ang bawat buhay at kaluluwa. Dahil bigo ka na iligtas ang iyong sarili, ikaw ay mapaparusahan ng walang hanggan sa impyerno. Habang ang kaluluwang iyan ay hindi na maaaring tawagin sa iyo at ikaw. Naramdaman ko ang init, ang sakit at hirap. Bago tuluyang mawala sa salamin ng alaala. At unti-unti akong nahulog sa isang malaking butas na siyang bunganga ng impyerno. Magandang araw at gabi, mga kakulay. Deepred Mystery Files. Let's go! Magandang araw at gabi, mga kakulay, na nagpatunay. Ako nagbigay ng kulay sa inyong buhay, malalim na pula. Sa horror ang ihahatid, yan ang totoong meaning ng Deepred. Deepred Mystery Files.